morning, Mosher. Biyayoin tayo ngayon. May pumunta customer dito. Puno, mag-aad na nga. So, yung unit niya is Cadillac Escalade. Ayan. So, yung problema nito is lagi doon ang lobat yung battery niya. Tapos, nakailaw yung battery indicator dito sa my dashboard. So, subukan natin i-start. Ayan. Cadillac Escalade. So, sabi niya, nailaw yung battery indicator. So, ngayon, parang wala. Wala nakailaw. So, check natin kung nagkakarga ba to, yung functional ba yung alternator niya. Yun ang i-check natin dito sa Escalade na to. Sabi niya bago na yung battery. Tapos, may ilaw daw yung battery indicator. So, ngayon wala nakailaw. May nala yung battery. Tingnan natin kung nagkakarga. Nagamitan natin ng tester yung battery. D8 Cadillac Escalade. Tingnan natin ang tester. Ganda ng battery niya. Ang mahalit to, motor. Yung battery. Kwarta. So, mamahalin yan. Kung nakikita nyo, yung ano niya, 11 lang. So, ibig sabihin, hindi yan nagkakarga. Possible talaga, malobat ulit yung battery niya. Kaya nga hindi ito makalayo, malobat agad. Na naka-aircon pa siya, dagdag pa yon. So, possible nito, alternator yung problema. Hindi na natin. Tapo muna yung mga fuse. Tapos, kung okay naman, kapag tayo ng alternator. Kung na nga mga sure lahat, yung mga fuse niya, pati yung relay, yung fuse kasi nito, matataas yung amperay, kaya hindi basta-basta puputok. So yung naging problema talaga is yung alternator assembly niya. So yun niya, may kita nyo nakailaw na siya yung battery indicator niya. So, may nakalagay din. May ilaw yung service battery charging system. So, tapos nakailaw yung battery indicator. So, alternator nga, positive na mga sir, kasi good naman yung mga fuse. So, tatanggalin natin yan. Yung alternator niya, andiyan naman na yung parts. Patayin muna natin. Ito yung alternator assembly niya. So, naka-bolt ng 15mm dalawa. Tapos tatanggalin natin tong belt. So dalawang bolt lang naman to. Tanggalin natin yung socket dito.
Tapos yung positive live, tanggalin din natin yan. So, yan yung belt, tatanggalin lang natin. Tapos, ito na nga pala yung ano niya, yung alternator assembly niya. So, original to from US, SDLCO order niya. Charging system troubleshooting, SDLCO new alternator. So, may ano pa, may manual pa kung paano gawa. So, ayun mga sir, kalasimahan natin yung alternator assembly niya. Pwedaan natin mga sir yung battery niya, tanggalin mo na luwag ah. Ito muna, cut yung belt, tukot na yan dyan sa haba 14 15 yung mabila. Okay, konti pa nang dati ito ha? Buhilin mo ng konti sa taas. Lagalay mo pataas. Daan-daan lang. Nalabas din yan. Yan. Kaya natin. Yung parehas. Yung alternator assembly. Ito yung SDLCO. Original. From US. Basahin mo muna yung ano. Manual. Technical support. Tapos mga apat. Ayan na natin. From US daw yan eh. Problema kung parehas ah. Galing ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parehas naman yung pulley niya. Terminal, socket. Reyes. Then yung bracket. Goods. Na? Pwede na natin ikabit. So, meron pa siyang ano, technical support. So, binasa ko na to eh. Kaya, kabit na natin to. Yeah. Yan. Kailangan sentro, pantay siya para pumasok.
Yan. Yan, wala nang dinabutin niya. So, tanggalin mo muna. At tanggalin mo muna. Pupukin natin 'to kasi naka-close. Pupukin natin palabas. Ito pa. Kasi medyo makapal yung ano. Ito, napupukpok naman 'to. Pupukin natin palabas para suwabe pasok yung alternator niya. Pupukin natin 'to. Matigas. No. Yung kaya lagi nakailaw yung battery indicator sa dashboard. So balik na lang natin. Natin yan kasi ito kasi live to, live na positive, kaya kailangan, kaya may takip yan para kung hindi didikit sa body ground o kaya pag may gumawa hindi magkakaroon ng spark. So ito sa akin, lagay natin yan. Check na natin so nagkakarga na ba siya. Check natin siya. So, tinignan natin. Kailangan kasi nagre-range to ng 14 to 15 volts kapag gumaandar. So, yan. Nakita na natin. Gumaandar na yan. Ang unit pala natin, mga sir, is Cadillac Escalade. Check na natin. Sabi kasi ng customer, bago din daw yung battery nito. So, yung alternator nila din yung problema. So, bago na rin yung pinag-tanan natin. Check natin kung 14 to 15 volts yung marireading natin dito sa tester. Yan. 0.6. Check natin. Tingin mo nga sa loob. Sa may scanner. Tira na yata itong tester ko ah. 13? Ito na yan. Masira yata yung scanner ko. Ayun, ano ko, tester ko. Ayun, battery tester natin. Na? Nakikita rin yan doon. Oo. Dahil mga sir. Tayo natin. Mapapansin nyo, naka 13.36. So, goods yan. So, nakailaw kasi yung driver side. Kasi, nakabukas. So, iniscan natin. Tingnan natin yung reading ng volts. 13.36. So, good sa to mga sir. Maraming salamat nyo po pala sa patuloy na subscribe, nanonood ng ating video. Sana po makatulong sa inyo. Magkaroon kayo ng idea. So, maraming salamat po. Sana tuloy-tuloy yung pag-subscribe ng ating mga viewers, mga silent viewers, maraming salamat po. Tuloy-tuloy lang tayo habang may video na ginagawang sasakyan na pwede natin videoan natin, tapos i-upload natin para kahit pa paano makakuha kayo ng tip or idea. So,
So, hindi naman lahat ng sasakyan na nagagawa natin. Kumbaga, yung mga basic lang, kadalasan. Para sa mga car owner din na magkaroon lang ng konting knowledge or idea sa sasakyan. So, maraming maraming salamat sa patuloy na nanonood ng ating mga video. Sana makatulong lagi. God bless.